Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear M.O.R. Dear M.O.R., good afternoon, Popoy at Tutina at sa lahat ng mga taong sumusuporta sa inyo. Gusto ko lang ding sabihing maraming salamat sa patuloy niyong pagbabasa ng mga kwento namin, lalo na nga ngayong panahon na may pandemya. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Adeline, 30 years old at nagtatrabaho sa isang bangko dito sa Laguna. Maayos naman ang buhay ko financially at masaya naman din ako. Pero since nitong nag-pandemic ay lalo kong naramdaman na mag-isa lamang ako. Wala kasi akong love life, Popoy at Tutina. Never akong nagka-love life. Yes, hindi pa ako nagkakaroon ng partner sa edad kong ito. Isa akong matatawag na NBSB o no boyfriend since birth. Kaya nga kapag nakikita ko yung mga batchmates at mga friends ko sa Facebook na sa ganitong edad ay nagpapakasal na o kaya naman ay may mga sariling pamilya na, ay lalo lang ako nalulungkot. Takot na takot akong tumandang dalaga. Kaya nga simula 2019 ay sinubukan ko ng makipagkilala sa mga kalalakihan at makipag-date pero wala namang na-push. Sinubukan ko ring makipagkilala gamit ang dating app. May mga nakaka-chat ako pero hindi naman din tumatagal. Minsan naiisip ko kung noon ngang walang pandemya ay hirap na hirap na ako magka-tsowa. E di, papaano pa ngayon kung kailan may pandemya at bawal pang lumabas? Magkaka-tsowa pa kaya ako? Ano ba yan? Hindi na naman ako makatulog. May insomnia na yata ako. Ay, makapag-Facebook na nga lang muna. Aba, tingnan mo nga naman. Nakapag-prenup na sina Julia kahit may pandemic. Sa bagay, GCQ naman yata sa kanila. Ay, buti pa siya ikakasal na. Ako kahit matinong kachat, wala. Tapos si JV na nag-iisa kong manliligaw, ginose pa ako. Ay. Oh, may nag-like sa akin sa dating app ko ah. Ma-check nga. Makoy. 33. Photographer daw siya. May IG din. Mukha naman siya matino. Sige, like back ko na nga rin siya. Oh, ang bilis naman itong mag-chat. Hi daw, with smiley pa. Pero sige, dahil bored ako, papatulan kita. Okay naman. Eto, hindi makatulog. Ikaw, bakit gising ka pa? Ang bilis namang mag-reply. May work kasi ako, kaya hindi pa pwedeng matulog. Oh, ano kayang work nito? Nakaka-curious naman. Mag-aalas 12 na pala. Nakakaantok. Grabe. Naka-reply pa siya. Bakit galit ang nanay centipede sa anak niya? Talagang nagjo-joke pa siya. Sige, bakit? Bilis sa. Sige nga, ano kaya sagot nito? Galit ang nanay centipede dahil
Nagpapabili ang anak niya ng rubber shoes. Kasing corny niya yung madaling araw. Ano ba yan? Nawala tuloy yung antok ko sa kanya. Pansit Canton? Hello? Hello. Sa baka sinagot mo na rin, Sara. Kamusta ka, bes? Malapit na birthday mo, ah. Oh, nito ha. First week pa lang ng February, no? March pa, birthday ko. Tsaka kahit naman birthday ko na bukas, hindi ka naman pupunta dito. Ito naman? Sorry na. Paano naman ako pupunta dyan? Eh, may quarantine nga at saka ang hirap ng sasakyan. Ang sabihin mo, busy ka na talaga dyan sa mga manliligaw mo at kinalimutan mo na akong best friend mo. Anong busy? Eh, di ba sabi ko nga sa'yo, parang ginosa ko ni JV. Chinat ko pa nga siya nung nakaraan pero nag-delivered lang. Hindi niya sinisin. Siguro kung hindi ko nasabing friends lang kami sa harap ng mga katrabaho niya, hindi niya ako i-ghost. Huwag ka nang manghinayang doon. Sabi mo rin naman, di ba, parang gusto niya nang mag-asawa pero ikaw ayaw mo pa. Tsaka hindi ko talaga yun bet para sa'yo, girl. Nalulungkot lang ako kasi okay naman si JV eh. Mabait, masipag, tsaka mukha naman siyang sincere sa akin. Siya nga lang yung naglakas loob na pumunta dito sa bahay. Pero hindi ka naman masayang kausap siya. Oo nga, pero tingin ko naman kaya ko nang i-workout yun as we go along. Ano ka ba? Kung umpisa pa lang hindi ka na masaya, ano pang i-workout mo? Hayaan mo na kasi yun. Charge to experience mo na lang siya. Mag-move on ka na. Wala lang. Natatakot lang ako na baka siya na yung para sa akin pero... Dahil sa kaartihan ko, pagiging hard to get, saka pagsiset ng standards, eh nawala siya sa akin. Alam mo namang ayokong maging mag-isa. Ang tanda ko na ano, hindi pa ako nakakaranas ng holding hands. Baliw, past is past. Ekis mo na yung JV. Buti pa ang pagtuunan mo ng pansin ay yung mga nakakachat mo. Di ba may bago kang kachat? Sino nga ba yun? Ah, si Makoy? Oo, mga isang linggo ko ng kachat. So far, ang nasha-share pa lang niya ay photographer daw siya. Nakita ko nga yung IG, mukha naman siyang legit at saka professional. Eh, single ba yan? Nakailang girlfriend na siya? Ha? Hindi ko pa alam. Hindi pa nga kami nagkwekwentuhan tungkol dyan eh. Nung unang araw lang siya masipag mag-chat, pero yung mga sumunod, para na siyang kabuti. Bigla na lang susulpot, bigla na ring mawawala. Baka naman kasi boring na naman itinatopic mo. O kaya baka naman sinusungitan mo. Anong boring? Anong sinusungitan? Eh halos ako na nga yung bumuhat ng buong convo, no? Ako na nga lang yung nagtatanong sa amin. Tapos siya, sasagot lang. Tapos pag nag-reply ako, isisin lang niya. Oh, Shai, kung ganyan din naman, eh di hanap ka na ulit na bago. Alam mo, bes, kung ako sa'yo, ini-enjoy mo yung singlehood mo. Isipin mo, time mo yan para makipagkilala at mapag-isipan kung ano ba talagang klase ng lalaki yung gusto mo. Oo na, pambihira naman kasi. Ang hirap na nga lumandi nung normal na panahon. Mas pinahirap pa nga yung new normal na. Ibig sabihin yan, pati yung paglandi ngayon, digital na, kaya galingin mo! Oh, speaking of, nag-chat si Makoy, kumusta daw? Ayan na! Sige na, mag-focus ka na dyan kay Makoy at tanungin mo na agad kung naghahanap pa siya ng jowa. Lagyan mo kasi ng lendi yung chat mo para naman ganahan yan, girl! Popoy at Bettina, isa nga sa mga inirep sa akin noon ay si JV na kaibigan ng pinsan ko. Okay naman siyang kausap. Matino naman pero at some point, hindi kami nagkakaroon ng connection. Isa pa, lagi niyang nababanggit na gusto niya niyang mag-asawa. Isang bagay na hindi pa naman ako handa noon. Pero nung nawala si JV at ginost ako, ay nanghinayang ako sa amin. Gumawa naman ako ng paraan para magkausap kami pero parang ayaw na talaga niya. Kaya wala akong choice kundi ang tanggapin na ang nangyari. Kaya nga nag-move on na ako at sinubukang kumausap ng ibang lalaki. At isa na nga doon si Makoy.
Naging madalas yung mga pag-uusap namin, lalo na nung naospital ang tatay ko noong February. Isa lang kasi ang pwedeng maging bantay sa ospital dahil nga pandemic, kaya nagkaroon ako ng maraming time para makipag-chat at makipagtawagan sa kanya. Dito ko na nalaman na programmer siya, photographer at may online work sa gabi. Nakakadalawang seryosong relasyon na rin daw siya. Mahilig din siyang gumala kung saan-saan. Lalo tuloy akong na-curious sa kanya dahil sa dami ng mga ginagawa niya. Hanggang sa naisip nga ng best friend kong si Sarah na kunin na rin namin siyang photographer para sa birthday fun shot niya. Ito, nandito na ako sa may kanto namin. Hinihintay ko pa si Makoy eh. Pero grabe guys, kinakabahan talaga ako. Bakit ka naman kinakabahan? Eh kasi naman, first time namin mag-meet, no? Siyempre sa online ko lang siya nakilala. Paano kung scammer pala to? O maniac? Or worse, bigla na lang akong saksakin o itapon sa damuhan. Hoy, tumingin ka nga dyan. Napaka-okay dito. Bakit? Eh yan kasi yung madalas kong nababalitaan sa TV. Mga lalaking nakilala nila online tapos pag na-meet nila, masamang tao pala. Eh kung ganyan pala yun eh, sa kanya ay si Sarah, hindi na lang siya ginuha natin para sa birthday photo shoot ko. Eh ano, ano kasi, mukha naman kasi siyang okay kaya lang... Alam mo ikaw, ang gulo mo. Hindi lang mo ayan, hindi ka ba nag-i-guilty dyan sa pinag-iisip mo sa tao? Mahigit isang buwan na kayo magkausap tapos ganyan pala yung iniisip mo sa kanya. Nag-iingat lang naman ako. O yung hindi ko naman nararamdaman sa kanya na gusto niya mag-take advantage sa akin. May hindi nga bumabanat ng mga pick-up lines eh. Ayun naman pala eh. Kaya hindi ka nagkakajowa eh. Masyado kong judgmental. O siya, ganito na lang. Para hindi na ako masyadong kabahan. Pagdating niya at nasa sasakyan niya na kami, tatawagan kita. Para alam niyang magkausap tayo at hindi niya maisip gumawa ng masama. Ay naku, ewan ko sa'yo Aileen. Pero sige na, makampante ka lang. Thank you. Teka, anong sasakyan niya na itong paparating ha? Sige, bes. Mamaya na lang ulit. Bye! Adeline? Ha? Hi! Adeline nga pala. Napaka-formal mo naman. O siya, sige. Makoy nga pala. Sorry, muntik na kitang malampasan kanina. Ha? Bakit? Akala ko kasi batang nagtitinda ng candy. Mas malaki pa kasi sa'yo yung bag mo. Ang samaan nito. Porket maliit ako, inaasar mo na ako, ha? Ha? Sorry, pinapatawa lang kita. Joke lang. Pero may candy nga pala ako sa bag. Tatlo dos lang, bibili ka ba? Thank you nga pala sa pagtanggap nitong phone shoot ha. Kahit alam kong napaka-busy mo. Sana mamaya wag umulan. Outdoor shoot pa naman tayo. Siguro naman hindi na yun uulan. Pwera na lang kung hindi ka naligo. Hoy, ang kapal mo ha. Naligo ko, no? Huwag mo sa akin ipasa yung gawain mo. So naman, joke lang. Pinagagaan ko lang yung mood natin. Baka kasi ma-awkward ka eh. Buong araw pa naman tayo magkasama sa photoshoot. Best, tingin sa camera, smile. Yan, ang ganda talaga ng best friend ko. Mukhang 23 lang o kaya 35 na. Baliw, 29 lang ako, no? Yan. Natural na tawa lang. Hold it. Oh my gosh! Guys, uulan na yata. Papalakas na yung ambo, no? Pack up, guys! Pack up! Dali, yung mga props natin!
Payong Bes! Bilis ng sasakyan! Ako! Buti na lang nakasakay tayo sa sasakyan bago pa talaga bumuhos yung ulan. Wala ka namang naiwan, Sarah, di ba? Wala naman. Ikaw, Makoy, ayos ka lang? Nabasa ka din pala. Sorry ah, hindi na kita napayungan kanina. Okay lang, tsaka sanay na ako sa ganito. Ang dami na rin akong mga photoshoot na inabutan ng ulan. Kaya nga lagi ako may dalang extra shirt. Eh, paano pala yung mga gamit mo? Yung camera mo, pati yung ilaw. Ah, yun ba? Okay lang yun. Waterproof naman yung mga yan. Ikaw ba? Ayos ka lang? Okay naman ako. Nabasa lang ng konti pero may dala rin naman akong pamalit. Wala pa tayo sa kalahati ng shoot natin. Inulan na tayo. Mukhang kailangan nating lumipat ng location kaysa hintayin tumila yung ulan. Oo. Sige, sabi ni Sarah dun daw muna sa clubhouse ng subdivision nila. Pwede daw dun. Ayun, indoor shoot na lang muna tayo para kahit umulan, matapos natin to. Okay, sige. Nga pala, tutal, sabay rin naman tayong uuwi mamaya. Baka gusto mong magkape bago umuwi? Inaaya mo ba akong makipag-date? No, hindi ah. Ano lang, nahihiya lang kasi ko sa'yo. Ang mura kasi nung singil mo sa fun shoot tapos nabasa pa tong sasakyan mo. Pero kung ayaw mo, hindi naman kita pipilitin. Ito naman, binawi agad. Siyempre, oo yung sagot ko dyan. Alam mo namang kape na yung dumadaloy sa ugat ko eh. Huwag ka na magalit. Ikaw kasi. Pero totoo, nahihiya ako sa'yo. Parang ang dami mo ng pagod. Hindi man kita matulungang buhatin yung mga ilaw. Kasi mas malaki pa sa akin yan. Tapos after shoot, magdadrive ka pa pa uwi. Ah, oo nga no. Ang dami ko palang gagawin. So tama lang pala talaga na pakapihin mo ako. Popoy at Bettina, natapos din namin ng maayos ang fun shoot kahit kinabi na nga kami. Natuloy din yung coffee namin ni Makoy kaya nagkaroon pa kami ng mas maraming oras para makapagkwentuhan. Mukha namang masaya si Makoy na kasama ko kaya feeling ko gaya siya ng iba kong nami. Tipong first day pa lang ay babanat na ng I miss you at sana makadate kita ulit. Pero pagkahatid niya sa akin sa bahay hanggang kinabukasan ay wala man lang kahit na isang chat. Isa o dalawang chat na kumusta lang ang sinend niya sa akin noong mga sumunod pang araw. Medyo kinabahan tuloy talaga ako. Hindi kaya scammer talaga itong si Makoy? Na matapos namin siyang bayaran sa fun shoot ay hindi niya ibibigay yung edited na pictures. OA na naman ako mag-isip pero pagkatapos naman ng halos dalawang linggo ay nagparamdam ulit siya at ibinigay na nga ang mga edited pictures. Pero dahil nga ang tagal niyang walang paramdam ay nawala na tuloy yung gana ko na kausapin siya. Ayaw ko na nga sana siyang replyan. Kaya lang, may nangyari na naman sa buhay ko. Hello Jessica, ano, kumusta ka dyan? Mamaya pala magpapadala ako ng meriendang lugaw dyan ha para may makain ka. Sina nanay nga pala nasa taas natutulog. Huwag mo na silang masyadong isipin. Ang mahalaga magpalakas ka dyan at hindi birong kalaban ng COVID. Oo nga ate. Nare-rest ko nga siguro yung iba kaya lalo nahihirapan sa sakit ng COVID kasi nakakadagdag yung lungkot ng pag-iisa. Alam mo yun? Kapag mag-isa ka kasi kung ano-ano talagang naiisip mo. Lalo pa, nakamamatay itong sakit na to. Hindi ko alam kung magigising ka pa bukas. Kaya nga, huwag kang masyadong mag-isip dyan.
Sa tuwing nalulungkot ka, mag-video call ka sa amin o sa mga kaibigan mo. Swerte na nga rin natin eh, at dyan sa apartment ka nag-stay kesa naman sa quarantine facility ka padalhin. At least dyan, malapit ka lang. Oo nga eh. Eh, kayo ba? Wala naman ba kayong nararamdaman kahit ano si Thomas? Salamat sa Diyos at wala naman. Araw-araw rin kaming minomonitor ng barangay. Umiinom din kami ng vitamins dito. Tama yan, ate. Eh, ikaw ba? Baka naman nakakalimutan mong magsuob, ha? Hindi ah. Dalawang beses ko ang ginagawa yun eh. Nilalagyan ko pa ng asin at saka suka. Sabi kasi nung isang kaibigan, ganun daw yun. Yung mga prutas na pinapadala mo, kinakain ko rin. Oh, yan ganyan dapat. Kahit konti lang yung nalalasahan mo, kumain ka pa rin. Mas mahirap kung hindi ka kakain, lalo kang manghihina niyan. O ano, may request ka bang ulam mamayang hapunan? Pwede bang sinigang na baboy? Ang hirap naman. Sabi mo mag-request. Tsaka madali lang yun ah. Biro lang. Oo na. Alam kong paborito mo yan, kaya kanina, nagpabili na ako ng pansahog sa sinigang. Magpalakas ka dyan, Jessica, ha? Huwag masyadong mag-isip, palaging magdasal. At nandito lang kaming lahat. Sama-sama tayo sa laban na to. Opo, ate. Salamat sa inyo. Gagaling din ako. Anong oras na ba? Mag-aalas 12 na pala. Hindi pa rin ako inaantok ha. Nakakatakot ng mag-Facebook. Puro namamatay sa COVID yung balita. Ay, makanood na nga lang muna ng movie. Oh, si Makoy tumatawag. Hello, Makoy? Hello, Adeline. Kumusta ka? Kumusta kapatid mo? Okay naman siya. Bumabalik na rin daw yung panlasa niya at saka wala na ring ubo. Buti nga hindi na nilalagnat eh. Ikaw, kumusta? Okay naman din. Madami pa rin ginagawa. Siyempre, kailangan kong asikasuhin yung kapatid ko at saka yung mga magulang namin kasi seniors na rin. Ewan ko nga, ang dami kong ginagawa maghapon. Hindi pa rin ako makatulog. Eh baka naman kasi masyado kang maraming iniisip. Baka mamaya nag-overthinking ka pa. Ewan. Siguro, baka. Pero okay lang ako. Huwag mo ako masyadong pansinin. Baka nakakaabala na ako sa trabaho mo ngayong gabi. Hindi ah. Gusto ko nang nakakausap ka eh. Akala ko nga hindi mo sasagutin yung tawag ko ngayon kasi kahapon maghapon akong hindi nakapagparamdam. Sorry, sobrang busy lang talaga. May naging problema kasi yung site na hinahawakan ko eh. Oo. Eh, kumusta ka naman ngayon? Okay na. Naayos ko naman na. Kaya handa na ulit ako maging call center para sa'yo. Hoy, grabe ka naman. Para namang sinabi mo ang laking abala ko sa'yo. Alam mo, ikaw, mag-aapat na buwan na tayong magkausap. Di mo pa rin alam kung kailan ako nagbibiro. Siyempre, joke lang yun. Saka, gusto ko rin makinig sa mga pinagdadaanan mo. Yun lang naman yung maitutulong ko sa'yo eh. Ano ka ba? Ang laking bagay nga nung ginagawa mo, lalo pa naka-quarantine kami. Pasensya ka na rin kung ikaw yung lagi kong natatawagan at nakakakwentuhan sa mga rants ko, ha? Minsan kasi, mas magandang magkwento sa strangers, eh. Oo naman. Kasi sa strangers, walang judgment. Kaya sige lang, magkwento ka lang basta pagkatapos ng quarantine mo, magko-coffee date tayo, ha? Ano? Wala akong panlibre sa'yo ngayon, no? Kita mo nga ubos yung leave credits ko, kaya no work, no pay na ako, eh. Sinabi ko ba magpapalibre ako? Talaga mang-judge sa akin. Ha? Hindi naman. Ito naman, joke lang. O sige, kape tayo pagkatapos ng quarantine namin. Basta, huwag tayo magpapagabi, ha? Popoy at Bettina, habang naka-quarantine ako, isa sa palagi kong kinakausap noon ay si Makoy. Kaya marami na akong nalaman na bagay na tungkol sa kanya.
Galing siya sa isang 8-year relationship na natapos 2 years ago, pero sabi niya naka-move on na raw siya. Focus daw siya ngayon sa pag-enhance ng sarili niya para maging better person. Nakikita ko na okay naman si McCoy at mukha naman siyang mabuting tao. Nagplano nga kami lumabas ulit, kaya lang pagkatapos na ng quarantine ko, ay nagka-COVID naman yung kapatid ni McCoy. 2 linggo tuloy na naka-quarantine din si McCoy. At gaya ng ginawa niya sa akin, sinuportahan ko rin siya habang naka-isolate siya. Kinukumusta ko siya from time to time kasi nadaanan ko na yung feeling na nakahiwalay ka sa lahat ng tao. Gusto ko lang ding maiparamdam sa kanya na nandito ako, na supportive na kaibigan. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear M.O.R. NBSB No More. Popoy at Bettina, natapos na nga ang quarantine period ni McCoy. Naging okay na rin naman yung kapatid niya at buti na rin ay wala nang ibang nag-positive sa pamilya nila. Sa totoo lang, wala na akong masyadong ine-expect na patutunguhan ng pag-chat namin ni McCoy kasi pagkatapos ng quarantine niya ay naging busy na naman siya sa mga activities niya. Kaya nagulat ako isang araw nang bigla siyang nagpadala ng pizza sa office namin. Kinilig talaga ako nun kasi first time na may lalaking nagpadala sa akin ng pagkain. Nagplano na naman tuloy kaming magkita pero hindi matuloy-tuloy. Hanggang isang araw ay natuloy na nga rin ang lunch date namin. Ay, sa wakas na tuloy din tong lunch natin. Oo nga eh, pero isang oras lang kasing lunch break ko kaya kailangan nating makabalik sa office on time. Oo na nga. At dahil alam kong late ako, ako na yung taya since ikaw naman yung taya nung unang beses tayong nag-coffee. Ano nga palang order mo? Malapit na tayo sa drive-thru. Actually, kinain ko na yung baon kong lunch. Ang tagal mo kasi. Kala ko nga i-engineer mo na ako eh, kaya para sure, kumain na ako. Grabe ka. Layo ng drive ko tapos hindi mo ako sasabayan mag-lunch? Oo, sabi mo may errands ka dito malapit sa area ko, kaya ka nag-ayang mag-lunch. Oo nga, pero kahit na. Oo na, sige na i-order mo na ako ng fries at saka burger. Oo, ba't ganyan ka makatingin? Kaya ko yung kainin, dessert ko talaga yung burger. Saan mo nilalagay yung kinakain mo sa liit mong yan? Ay, may problema ba tayo sa height? Wala. Sabi ko, sana matapos na tong pandemic na to para naman makapag-dine-in na tayo. Lagi na lang bang drive-thru yung date natin? Ngayon pa lang naman tayo nag-lunch na drive-thru ah. Oo nga, I mean, yung mga susunod nating date, sana. Ay, oo nga pala. Thank you dun sa padala mong pizza ha. Naka-3 slice ako. Grabe ka. Bakit ba? Malakas kumain yung mga bulati ko eh. Kaya ayokong nagugutom. Ay, nga pala. Yung photoshoot niyo sa Batangas, tuloy ba kayo next week? Actually, hindi ko pa sure eh. Kasi parang mag-MGCQ na naman. So, baka magsara na naman yung mga resort. Ah, siguro ang saya ng mga shoot na ganyan, no? Yung parang napapanood ko sa Asia's Next Top Model. Medyo. Gusto mo sama ka? Pwede naman. Hindi na. Kakaya naman. Saka pandemic, no? Mahirap din magalagala. Oh, nandito na tayo sa drive-thru. Order ka na. Thank you.
Basta ako gutom, Desa. Ano kaya masarap na merienda? Oo nga. Pag-deliver kaya tayo? Ay, sige, sige. May mga vouchers nga pala ako dito sa food app. Anong gusto mo? Mag-pizza na lang tayo tapos milk tea. Ah, sige, sige. Masarap na combination yan. Teka, teka. One Okinawa, tapos Hawaiian pizza, and Hokkaido, 10% sugar, at... Ako na sasagot. Tuloy mo na yan. Hello po? Yes, Kuya Guard. Delivery po? Para kay Adeline? Ah, sige po. Pick upin na lang po namin dyan. Thank you po. Bye! Adeline, nandun na raw sa lobby yung order mo. Pick upin mo na daw doon. Ha? Eh, hindi ko pa nga na-check out. Ano kaya yun? Nax! May pa-pizza na naman! Galing yun dun sa kachat mo, no? Yung nagpadali din ng pizza nung isang araw? Oo. Ay, nililigaw na yun sa'yo, no? Hindi, ha? Ano lang, magka-chat lang kami. Wala din naman kasi siyang sinasabing maliligaw siya, no? Saka parang wala naman siyang gusto sa akin. Ano ka pa? Hindi na niya kailangan sabihin na naliligaw siya. Sa mga kikilos niya pa lang, hindi pa ba obvious na interesado siya sa'yo? Kahit na. Ayoko namang mag-assume, ano? Eh, ikaw ba? Gusto mo na ba siya? Mabait naman siya. Saka masipag, matalino, walang bisyo. Oo, hindi lang ang sagot. Ewan, basta masaya naman ako na nandyan siya. Hey, naku, Adeline. Kung ako sa'yo, hindi ko na pinatatagal yung mga ganyan. Kapag nararamdaman mo na gusto mo na siya at gusto ka na rin niya, umaksyon ka na. Huwag ka na masyadong mag-isip. Wala ka, pag pinalampas mo yun, panghihinayangan mo rin. Mga 5 buwan na kaming magka-chat ni Makoy, Popoy at Tina nung magsimulang dumalas yung paglabas-labas namin ng weekends. Pero dahil nga hindi pa rin pwede ang dine-in sa restaurants ay madalas bibili lang kami ng pagkain o kaya ay magbabaon kami at sa sasakyan na lamang talaga kami tatambay. Para sa akin mas okay na yung setup na yun. Bukod sa mas safe, ay mas nakakapagkwentuhan kami ng maayos. Mas nakikilala namin yung isa't isa. Nung mga sumunod pa nga naming date, ay sinusundo niya na ako sa bahay kaya kilala na rin siya ng pamilya ko. Naikwento ko na rin siya sa mga kaibigan ko at palagi na nila akong tinutukso sa kanya. Pero never nagsabi si Makoy na gusto niya ako o naniligaw na siya. Kaya minsan napapaisip ako, ano nga kayang gusto niyang mangyari sa aming dalawa? Ayaw talagang paabot nitong pandemic, no? Padami ng padami yung cases. Oo nga eh. Ayan tuloy. Yung plano nating camping, hindi na natuloy-tuloy. Oo nga. Sinabayan pa nitong ulan. Pansin mo, tuwing magkasama tayo, laging umuulan. May balat ka siguro talaga sa... Huwag kang tumawa, meron nga akong balat doon. Weh, meron nga? Hindi, joke lang. O tubig, inom ka muna. Ah, sige. Pahingi dito sa lagayan ko. Naubos ko pa agad yung tubig ko eh. Nga pala, pasensya ka na dun sa mga kapitbahay namin kanina, ha? Okay lang. Nagulat lang ako kasi parang malayo pa ako kanina pero tinatawag ka na ng kapitbahay. Sorry. Pasensya ka na, ha? Kasi nung first time kang pumunta sa bahay, tapos nakita ka ng mga kapitbahay namin, tinatanong nila kung manliligaw daw ba kita. Sabi ko hindi kasi wala ka namang sinabi sa akin. Ah, okay. Tapos? Ayun, sabi nila, dun din naman daw pupunta yun.
Tapos tinanong nila ako kung paano daw kita nakilala, ano daw work mo, ganyan. Sobrang excited kasi talaga silang makita na may boyfriend na ako. Ah, kaya pala ganun sila? Oo. Pero Makoy, may itatanong sana ako sa'yo. Sige, ano yun? Kasi almost 5 months na tayo magka-chat. Tapos lumalabas-labas na rin tayo, pero kahit isa sa mga friends mo or sa family member mo, wala akong kilala. Ano kasi, gusto ko sana kasi kung may ipapakilala man ako sa kanila, gusto ko yung kami na talaga. Okay. Wala lang kasi, di ba, online tayo nagkakilala tapos ikaw, pinakilala naman kita sa bahay. Wala naman akong tinago sa'yo kung ano yung nakita mo na pamumuhay namin, ganun talaga kami. Wala rin naman akong tinatago sa'yo eh. Hindi mo kasi alam kung paano makitungo yung parents ko. Bakit? Paano ba sila? Medyo intimidating kasi sila. Ayoko lang na ma-offend ka sa mga tanong nila tapos bigla mo na lang akong hindi kausapin. Bakit hindi naman kita kakausapin? Hindi naman ako ganyang klaseng tao na bigla-bigla na lang mang-iiwan sa ere. Hindi mo kasi sila kilala. Alam mo ba yung ex ko? Siguro mga 6 months kami bago ko siya nadala sa bahay. Tapos, para kasing pulis yung tatay ko kung makapagtanong. Ayun, na-offend yung girlfriend ko. Hindi ako pinansin ng 2 linggo. Sa tingin mo ba gagawin ko yun sa'yo? Ewan ko. Hindi ko alam. Ayoko lang masayang kung ano yung meron tayo ngayon. Kaya gusto ko sana mas ma-establish pa yung connection natin. Okay. Sige. Sasagot ko doon, wala naman siyang tinatanong. Saka ewan ko, nadidisappoint na ako sa kanya. Oh, bakit naman? Wala. Feeling ko kasi yung totoong dahilan kaya hindi niya ako mapakilala doon sa family niya o doon sa friends niya. Kasi ganito lang yung itsura ko. Ano? Ano yun naman kalukuhan yung sinasabi mo? Kasi naman, siya kilala na dito sa bahay tapos ako ni isang tao sa buhay niya wala akong kilala. Paano pala kung lahat ng sinabi niya sa akin panloloko lang? Nararamdaman mo bang niloloko ka niya? Ewan. Yung mga efforts ba na ginagawa niya para sa'yo? Nakikita mo ba? Anong efforts? Parang wala naman. Anong wala? Grabe ka, Idilin. Ang layo ng binabiyahin ng tao para makasama ka lang ng 1 oras sa lunch. Magda-date nga kayo ng weekends pero 6:00 ng hapon dapat nasa inyo pala. Yung mga pinapadala niya pagkain para sa'yo. Mga efforts yan. Tapos sasabihin mo baka niloloko ka? Iba na ang panahon ngayon. Kukuhanin yung loob mo, tapos sa dulo, iiwan ka rin. Akala niya yata porkit NBSB ako, madali na ako mapaikot. Alam mo ikaw, ang unfair mo dun sa tao. Bakit parang ako na naman yung may kasalanan? Idilin, hindi porkit hindi ka pinapakilala sa friends or family, kinakahiya ka na. Una sa lahat, kayo na ba? Usually, saka pinapakilala ng mga lalaki yung mga special someone nila kapag sila na.
kahit na... Ay, naku, bahala ka. Kung sa tingin mo, yung factor na yan ay malaking bagay para hindi mo na ituloy ang kung anumang meron kay ni Makoy, buti pa ngayon palang tigilan mo na yan. Bes naman, high blood ka kaagad eh. Eh, nakakagalit ka eh. Alam kong iniingatan mo lang yung puso mo dahil nga NPSB ka pa at gusto mo perfect lahat at naaayon sa gusto mo. Pero Adeline, sinasabi ko sa'yo, hindi ganyan ang love. Hindi lahat ng gusto mo mangyayari. Alam ko naman. Hindi mo pa alam. Kasi kung alam mo na, hindi ka magkakaganyan. Sa love, dapat marunong kang mag-adjust, umintindi at magpasensya. Walang mangyayari sa'yo kung palagi mong ipipilit yung gusto mo. Bahala ka, mamaya sa kapipilit mo, mawala sa'yo yung taong nagpapasaya sa'yo. Popoy at Bettina, na-realize ko na baka nga malaking bagay din ang ina-expect ko kay Makoy. Nakita ko rin naman na nahihirapan siyang pag-usapan yung bagay na yon kaya hindi ko na siya pinilit pa. Itinuloy ko na lamang kung ano yung meron kami at mas lalo akong sumaya. Palagi siyang may padalang pagkain. Kapag ka lumalabas kami, palagi kaming nagkatawanan. Hindi na ako sanay na hindi ko siya nakakausap o nakikita kahit isang beses sa isang linggo. Alam kong nahuhulog na ako kay Makoy, lalo na nung may sinabi siya. Isang beses na magkausap kami sa telepono. Akala niya ay natutulog ako, pero narinig ko nung sinabi niyang, "I love you." Kinilig talaga ako doon, Popoy at Bettina. Sobra. Gusto ko na nga sanang mag, "I love you too." Pero hindi ako nagmadali. Magdadalawang buwan pagkatapos noon ay naging sigurado na ako sa nararamdaman ko. Hanggang isang gabi. Hello? Nandyan ka pa ba? Oo, nandito pa. Nahantok ka na ba? Medyo. Alauna na rin kasi ng madaling araw eh. Sorry. Sige na, matulog ka na. Oh. Bakit parang ang lungkot ng boses mo? Wala. Sabi mo kasi busy ka ngayong Sabado, so hindi tayo pwedeng magkita. Kakakita lang natin kaninang lunch? Namimiss mo na ako? Oo. Naiinis na nga ako sa feelings ko. Ha? Bakit naman? Eh, lagi na kitang namimiss. Lagi kitang gusto makita kahit isang oras ka lang pwede. Oo. Anong nakakainis dyan? Para kasing ang childish. Hinahanap kita kahit hindi ka naman sa akin. Oo. Eh, pwede mo namang gawa ng paraan yan, di ba? Anong hindi mo alam ang gagawin mo? Eh, ano bang dapat kong gawin? Ewan ko sa'yo. Siguro mas okay kung tigilan na lang natin yung pag-chat para hindi ka na naiinis dyan sa feelings mo. Wag. Huwag naman ganun. Pangit ang suggestion mo eh. Eh, ikaw dyan yung nagsasabi na hindi mo alam yung gagawin mo eh. Namimiss mo ko, hinahanap mo ko, tapos maiinis ka? Hindi ko alam kung paano mo napasagot yung mga naging ex mo eh. Wala. Tinanong ko sila. Oh, ayun naman pala eh. Yan ba yung ginawa mo sa akin? Ano? Natatakot ako eh. Baka kasi ma-reject mo ako. Alam mo, bahala ka. Gawin mo na lang kung saan ka sasaya. Can you be my girlfriend? Ha? Ano? Sabi ko, can you be my girlfriend? Yes. Yes? As in, yes talaga? Ayaw mo yata eh. Babawiin ko na lang. Hindi. Ang saya ko nga eh. I love you. I love you too. Grabe, babe.
Akala ko talaga hindi tayo magkikita ngayong first day natin as mag-boyfriend eh. Siyempre pinagpabukas ko na lang yung iba kong gawain. Hindi pa rin nga ako makapaniwala na may boyfriend na ako after 30 years. Oo nga eh. Buti na lang talaga ang galing mong manligaw, napasagot mo ako. Talaga ba? Ha? So, tagaytay tayo, babe. Dahil special ang araw na to. Oh, sige. Pero parang ang dilim ng langit, baby. Oo nga, no. Mukhang hindi tayo pinapayagang magtagaytay, ah. Oh my gosh! Lakas ng kulog! Hala, umuulan na. Papalakas ng papalakas yung ulan, no. Siguro may plano ka sa akin masama, no? Kaya nagagalit ang langit. Baliw. Kung may gagawin ako sa'yo masama, sana noon ko pa ginawa. Hindi na ako nagpakahirap sa'yo. LQ na ba tayo, babe? Sorry na. Naninibago lang eh. Pero itabi mo na muna yung sasakyan dyan sa may gasoline station. Eto na nga, oh. Binabagyo yung first day natin. Ibig sabihin yan, may blessing tayo galing sa langit. Ganun ba yun? Baka ibig sabihin, may dilubyong darating sa atin kaya huwag na tayong magsama. Mag-break na lang kaya tayo. Baliw ka talaga, no? Pangit mo ka-banding. Ito naman, joke lang. Pasensya ka na, ha? First time ko kasi itong maramdaman kaya hindi ko alam kung paano ko i-express yung feelings ko. O ganito, sa halip na mag-break tayo, ang sabihin mo, I love you. Ganun. Tsaka, first day pa lang natin, break-break na yung sinasabi mo. Sakit kaya nun? Sorry na, babe. Ang totoo nga niyan. Thankful ako at masaya kasi dumating ka sa buhay ko. Akin na yung kamay mo. Nakikipag-holding hands ka na sa akin. Baka mamaya niyan, ikis mo na ako, ha? Baliw. Basta akin na yung kamay mo. Dali na. Ang dami pang sinasabi. Oo na. Ayan na, nanginginig pa. Hawakan mo nung mahigpit, ha? Huwag ka nang bibitaw. Forever. Lord, thank you po sa inyo na nakilala namin ang isa't isa. Alam niyo po kung gaano ako katagal na naghintay sa taong pinadala niyo para makasama ko habang buhay. Lord, kayo na po yung bahalang gumabay sa relasyon namin at samahan niyo po kaming malampasan ang mga pagsubok. Sana po pang forever na to. Amen. Oh, nakatulala ka dyan. Wala. Masaya lang ako. Sobra. Salamat sa'yo, babe. Akala ko talaga hindi na ako makakahanap ng partner. Tapos, nakilala mo yung the best? Oo na. Ikaw na ang the best. I love you. I love you too. Popoy at Bettina, after 30 years, ay hindi na ako NDSB ng dahil kay Makoy. Ipinaramdam niya sa akin yung saya ng pagiging in love at pagiging loved. Aaminin ko, noong una ay natakot talaga akong subukan yung relasyon na to dahil na rin sa mga differences namin. At takot ako na baka masaktan lang ako. Pero mabuti na lang ay nalabanan ko yung takot kasi kung hindi, ay hindi ko rin mararanasan itong saya na meron ako ngayon. Kaya sa mga kagaya ko na no boyfriend since birth at malapit nang tumawid at lumabas sa kalendaryo, huwag kang mawalan ng pag-asa. Meron at merong taong nakalaan para sa'yo. Pero sana kapag ka dumating ang taong yun, kapag ka naramdaman mo yung saya, yung kampante ka, yung magic, ay huwag ka nang matakot. Subukan mo na, kasi worth it yun. At kung hindi man siya mag-work, ang mahalaga ay naranasan mong sumaya. Natuto ka, nagmahal ka, at minahal ka. Hanggang dito na lamang ang sulat ko, Popoy at Tina. Uli, maraming salamat. Dubos na gumagalang, Adeline. Dear
DearMOR, ang mga kwento ng puso mo. Hashtag DearMOR, NBSB no more. Mga kapamilya, it's 10 minutes after 2 p.m. Yan na nga po ang magandang pangyayari dito sa ating kwento ni Adeline at ni McCoy. Palakpakan naman muna para sa kanilang dalawa. Diba? Na nung una ay para talagang para may pagkainip na ako nararamdaman dito kay Adeline eh. Diba? Jowang-jowa na si ate. Tapos si McCoy naman, syempre, nag-iingat din. Oo, ganyan naman. True love waits. Oo, naghihintay talaga yan ng tamang panahon, ng tamang oras, diba? At sinasalubong ang kahit yung pag ang malakas na ulan. kanina no, dun sa bagyo, akala nila meron pang akala nyo meron pa mga mangyayari na hindi ano no, na hindi natin inaasahan. Pero minsan kasi kailangan lang natin, we just have to go with the flow, 'di ba? Hindi ka dapat nag-overthink, hindi mo dapat ino-overanalyze yung mga pangyayari sa paligid, 'di ba? Na bakit ganito ang ginagawa niya? Bakit ganito ang nangyayari sa paligid natin? Siguro ayaw, siguro hindi dapat natin ipagpatuloy yung relationship natin, aminin niyo. 'Di ba? Minsan ganyan tayo eh. 'Di ba na hindi na siya nag-message o kaya para na ghosting yata ako. 3 days ka lang naman din na kumusta. Diba na ghosting na, ganyan. Wala namang special pa nangyayari sa inyo. Iniwan ka na. Wala pang ang kayo. Diba? You do not overanalyze ano, yung mga pangyayari sa ating paligid at doon sa mga ginagawa rin ng mga ano natin, ng mga potential suitors o kaya naman yung mga prospects natin, 'di ba, na nililigawan at mga nanliligaw, 'di ba? Hayaan mo lang ano ba ang meron hanggang sa dumating na nga kayo sa punto na kayo na, 'di ba? Kapag kayo na, you can somehow, ha, hindi naman all the time, 'di ba, you can somehow demand for an explanation, ganyan. Pero kasi ang hirap din nung in-overanalyze mo nga, masyado mong pinag-iisip, bakit siya ganito, bakit siya ganyan. Oo, kailangan nating kilalanin ng isang tao, pero kumbaga, minsan may mga bagay na wala nangyayari. It just means wala nangyayari. 'Di ba? Ngayong araw na 'to, hindi ka na kumusta, may ginagawa siya, that's it. 'Di ba? No further explanations. 'Di ba? Pero kapag yun nga, kapag medyo go with the flow ka lang, may message, walang message, mas relax lang yung buhay. Hindi ka nag-iisip, 'di ba, ng mga toxic na mga bagay na parang ayaw ko na siya. Ano mga ganyan. Ayan, si Rowella de la Cruz, sabi niya, wow, ang sweet naman. Ayan, samantala, si Ruby Selmar, sabi niya, walang forever. Peter. Ayan, si Lexi Cortez, sabi niya, nasan ba yung bygone? Bakit? Malanggam ang sweet? Sabi ni Chacha Magno, ano ba Maris Racal? Kahapon ka pa ha, sa walang forever. Ikaw lang sapat na. Yun yung kanta. Ayan, si Rennie Boy Quejada, sabi niya, kape, pizza, drive-thru. Ganun lang din pala ang formula. Well, sa panahon ngayon, ganun talaga eh. Diba? Walang, yung iba, medyo takot pa rin talaga mag-dine-in kahit pa nga open na yung iba. E di mag-drive-thru kayo, magkwentuhan kayo. Salamat kung meron kayong sasakyan. Kung wala naman, siguro kahit sa labas ng inyong mga tahanan. Kanya naman yung mga classic na style ng paniligaw noon, diba? Na bumibisita ang isang lalaki sa bahay ng babae. Kung hindi pa pwedeng pumasok, paglagay ng mga upuan sa labas ng tahanan with a safe distance sa iba pa mga nandun sa loob ng tahanan. At syempre, huwag nang magpapaabot naman sa mga maniligaw, ha. Huwag na kayong magpapaabot na kayo ay mabagansya. Diba? Yung merong curfew dyan sa lugar ninyo, eh baka naman nakakahiya rin. Diba? Na syempre, niligawan nyo, sabihin, Tay, merong kang kilala sa barangay. Ina-curfew kasi maniligaw ko. Jahe. Diba, Jahe? Nakakahiya. Masyado ka namang nagpa-importante pa.
eh, oras lang naman. Ang orasan lang yung kailangan mong tingnan, di ba? Naku, malapit na mag-curfew. Makauwi na. Yeah, makauwi na. Next time na lang ulit ako bibisita. Ganoon. Eh, sabi ni Marvin, congratulations sa'yo ate, pero sana ipush mo na makilala yung family and friends ni McCoy para lang maging mas kampante ka. Mahirap kasi yung in love ka na tapos may lihim pala siyang pamilya na sarili niya. Baka mag-quarantine ka ng matagal kapag ka nasaktan ka. Hirap nun, di ba? Nag-quarantine ka nang wala ka namang sakit. Di ba? Dahil ang sakit ng dibdib mo. O halos hindi ka makahinga sa sobrang ano, sa sobrang sakit na mga pangyayari. Meron pang isang magandang dito. Sabi ni Rennie Boy, ganyan na ganyan talaga ang gusto ko sa isang babae. Ang galing. Sana ganyan lahat. Laging nasa center si God sa kanilang relationship. Di ba? Yan, instead of overanalyzing yung malakas na ulan sa kanilang first date as boyfriend and girlfriends, di ba ano sila, they took the opportunity, especially si Adeline, di ba, to thank God sa kanilang blessings, di ba? Ayun, kapag ka in love ka, dapat ganyan eh. Di ba, na titingnan mo ano ba yung maganda rito, yung malakas na ulan bang yan ay magiging problema sa ating pagde-date ngayon. No, I think we should just pray for now. Ayan, and tingnan natin yung malakas na pag-ulan bilang pag-ulan din ng blessings para sa ating dalawa. Di ba, bakit hindi ganun ang isipin natin? Hindi yung, naku, ayaw yatang magsama tayo. Di ba, totoo yan. Oo. Ayan. Refresh lang tayo ng konti. Sabi ni Aya Sirota, di ba ika nga kusang darating ang para sa'yo kung marunong ka maghintay? Nasa tamang panahon lamang yan. Okay. Thank you, Aya. Si June Rome Gianan, sabi niya, sino bang single dyan? Padadalang ko ng pizza. Ayan. Mrs. Regine Benjamin, yung mga toxic mag-isip, immature yun, Popoy. Hindi maganda yon sa relationship. Well, that's true. Diba? Kaya nga yan ang isa sa mga bagay na dapat nating iwasan. O kung nag-expect ka ng magandang relationship with yourself and of course with someone else, kailangan hindi madumi yung pag-iisip mo. Diba? Hindi ka pessimistic. Diba? Kailangan optimistic ka. Diba? You have this ability to look at the brighter side of things. Diba? Kailangan nakikita mo yung liwanag sa kadiliman. Hindi yung nasa kadiliman na pumikit pa ang mga mata mo at ayaw mo pang makita. Mali yun. Diba? Lalo kang mahihirapan. Ayan. Okay? Thank you, thank you. Uy, marami pa rin mga nag-share ng ating ano, no? Ng ating kwento for today. Thank you so very much. Lynn Silverio, sabi niya, sana all in love. Mas nakakakilig, makinig sa mga storya na ganito. Yan. Si Jonathan Rico, sabi niya, ako single. Ayan, sino yung naghamon kaninang padala ng pizza? Mukhang magagastos ang kabrad. mukhang malaki-laki. Marami single na nanonood sa atin ngayon. Ayan, si June Rome Gianan. O, sige. June Rome, padalan mo yung mga single na mga kapamilya natin dito. Hindi puro hamon, ha? Tapos, puro forma lang. Tapos, wala naman pala. Ayan, si Jabrina De Gracia, sabi niya, bitin naman. Anong bitin? Siya nabitin. Gusto na rin ba natin malaman kung nagpakasal na sila? Ganyan. Sandali lang. One at a time. relax lang. Relax lang. Ayan, si Jane De La Cruz, sabi niya, love wins na naman. COVID ka lang. Nagmamahalan kami. Lalo na nga po sa panahon ngayon. Diba na parang ang hirap-hirap na makipag-date. Ang hirap-hirap na makakilala ng babaeng gusto mo. Or kung makakilala ka man o may kilala ka na pre-pandemic pa, hindi mo alam kung paano ka lalapit ngayon. Unang-una may social distancing. Diba pangalawa, naka-mask ang mga tao ngayon.
Eh sabi ko nga, meron talaga mga tao na in love na sa'yo sa picture. Yan. Kaso nung nakita ka, kaya sa ang paalaala po namin dito sa Dear MOR, para magkaroon din kayo ng magandang at normal na love story, ay hinay-hinay sa paggamit ng filter. Sa paglalagay sa inyong profile picture, yung iba halos mabura na yung mukha. Dahil sa filter. Diba, sumobra na yung puti, sumobra na yung kinis ng mukha, tinalo na yung glass skin ng mga Koreana. Yung, diba, hinay-hinay lang. Para kapag ka nakita, nagkita naman kayo, nagkaharap kayo nung maniligaw nyo o nililigawan ninyo, eh hindi naman papa, sino pong hanap nila? Diba? Hindi naman yung parang magdududo. Ito ba yun? Sandali. Ay, kasi walang filter sa personal eh. Mahirap yun. Mahirap. Hinay-hinay lang rin po, ha? Yung nothing beats the natural beauty. Diba? That you possess. Ayan, o eto pa, nadadagdagan pa yung mga single dito na padadala ng pizza, ha? Si Rodaline Moreno. O, ayan. Ha? Si, sige ka. Ayan, June Rome, Giana, nako. Sa-isahin mo na yan, Brad. Oh, shout out muna kay Islao from Maymar, Pasha. Maraming salamat po sa inyo. Sere Gonzales, ayan, thank you so much. Si Bear Cordenete, sino single dyan? Tara sa bahay, may pa-pizza ako at birthday ko. Oh, ayan. Bert Cordenete, happy birthday sa'yo, ha? Pero mag-iingat po kayo. Ako, kung ako ang babae, kayong mga babae, ha? Tatanggap lamang kayo ng mga pizza, ng mga padala. Okay, pero kapag ka sinabi, tara, punta ka dito sa bahay at meron akong pizza, ako, mag-iingat po kayo. Malamang butas yung gitna ng pizza na yan. Napanood ko na yan. Oo, baka ayawan nyo rin, ganyan. Oo, ibutas sa gitna yan kapag pinuksan ng ganun yung, nako, ingat kayo kapag sa bahay nag-iimbita. Aha, ayan, si, nasan pa? Yan, sabi ni Renny. Ako nga, hindi ako gumagamit ng filter na yan. Mas maganda yung maging totoo ka naman at maging natural lang. Yung natural lang ang datingan. Hindi, okay rin naman yung paggamit ng mga filter, no? Lalo na if you're just being playful sa, ano mo, no? Sa profile pictures mo, nagpapak-cute, ganyan. Pero kung i-claim mo talaga na ikaw talaga yon, syempre meron naman tayong salamin para makita kung nasobrahan na o hindi pa. At saka, dalawa lang naman ang sikreto, isa lang naman ang sikreto dyan, ano, para malaman mo kung sumobra na yung filter mo sa mga social media pictures mo. Kapag ka, pangalan mo yun nandun, pero hindi mo nakilala yung nasa picture. O kapag ka hindi mo nakilala yung nasa picture, pero ikaw na ikaw yun, sumobra na yung filter mo. Pati ikaw, hindi mo na nakilala yung sarili mo. Oo, yun yun. Okay? Ayan, sabi ni Jonathan Rico, sabi, tama yan po, Poy. Oo, tama yan. Pagka pizza sa bahay in-offer ng mga, ako, may mga kalokohan sa ganyan. E, bahala ka, yung iba naman nag-enjoy. Sinubukan ko yan minsan eh. Naubos naman yung pizza. Pati yung butas sa gitna. Ayan. pero kung pa-deliver, sige, go. Ayan. Sige, magkarinigan at magkita-kita po ulit tayo mga kapamilya. Nakasama nyo nga po ang inyong lingkod. Ako po si DJ P, DJ Popoy. That's my Guapopoy mula dito sa Marikina City, Metro Manila. At syempre, ang lagi ko pong paalaala is to stay safe, stay healthy, at kahit ano pa nga po mangyari mga ka-family, please stay happy.